Nagbabalik po ang pambansang almusan. Matatagpuan sa ASEAN region ang 20% ng world's known plant and animal species, kahit na 3% lamang ang total area ng rehiyon. Ngayong umaga, alamin naman natin kung ano ang tinatawag na agrobiodiversity at paano ba ito makatulong sa pandemic na kinakaharap natin. Yan ang alamin natin kasama si Dr. Theresa Mundita Lim, ang Executive Director ng ASEAN Center for Biodiversity. Good morning po, Doc. Good morning. Good morning, Ben. Welcome to the program, ma'am. Doc, first of all, can you discuss to us about what is agrobiodiversity? Okay, ang biodiversity, ito yung una, yung biodiversity is yung samot-saring buhay. So, iba-ibang life forms on Earth kasama na yung kanilang tinitirhan, yung ecosystems. So, pag dinagdag natin yung agro, ibig sabihin nun, lahat ng mga ecosystems, mga species na nakakasuporta sa pagkain o sa ating food security. So, yun yung, in essence, yun ang ibig sabihin ng ating agrobiodiversity. Lahat ng mga mahalagang mga hayop, halaman, ecosystems na nakakasuporta sa agriculture. And good morning po, Dr. Theresa. This is Anna po. Yes po, ang tanong po. Yes po, how can a simple, or how can agrobiodiversity help to safeguard the food security, as you mentioned kanina po, in the face of climate change? Dahil nga ano, dahil pag sinabing diversity, ito yung iba't iba, no? So pagka sinabi nating paano nakakatulong, kasi pag maraming diversity ng mga pagkain o yung mga halaman at hayop, mas resilient tayo. Iyan ang unang nakikita natin na benefit. Kasi pagka pare-pareho, pag tinamaan ng sakit yan, sabay-sabay, namamatay. Mas lahat vulnerable sa sakit. So, isang dinadala kasi ng climate change, yung mga iba't ibang uri din ng sakit. So, pag may mga marami kang mga species, meron kang resistant, tapos may mga nakukuhanan ka rin ng mga gamot at mga pang, ano rin, pang-upgrade ng mga hybrid mo. So, ang biodiversity, pinagmumulan din ng mga genetic materials o yung mga characteristic na pwedeng makakapagpatibay ng mga ano natin, ng mga gulay at saka yung mga hayop na kinakain, pwede nating makuha sa mga ano, sa ating biodiversity na nakakapagpatibay sa kanila against climate change impacts. So isa 'yan. At saka of course, pag sinabi nating agrobiodiversity, kasama na rin yung watershed, yung nagbibigay ng tubig, irrigation sa ating mga palayan. So pagka maganda ang agrobiodiversity, ang suporta yung ecosystems natin, yung katulad ng mga yung ating forest, isa rin yan sa nakakatulong para hindi tayo maubusan ng pang-irigasyon para sa ating mga tanim pagka tagtuyot, no, isang impact ng climate change. So maraming isa yan sa mga ano, isa lamang yan, ilan lamang yan sa mga benefits na makukuha natin sa agrobiodiversity. Ayan, Ma'am Teresa Mundita, good morning po. Ayan, kompleto, ma'am. Si Mundi po ito. Ayan, medyo magkawag tayo ng pangalan, ma'am. Mundi, Ma'am Mundita. Ayan, ma'am, nabanggit niyo po yung mga senaryo tungkol sa agrobiodiversity. Ma'am, pwede niyo bang pakwento sa amin kung ano na bastado ng agrobiodiversity sa Southeast Asia, lalo na po sa Pilipinas? Dahil nabanggit kanina ni Ben ano, na madami, mataas ang diversity ng Southeast Asia. Sa Pilipinas, may mga sa halaman na lang more than 11,000 species tayo. At sa isang pag-aaral, sa isang publication ng DENR, almost 25%, more than 25% ay pwedeng gamitin pang ano, pagkain at pang mga gamot ganyan. So mataas ang ano, ang potential
ng ating agrobiodiversity dito. Maraming mga halaman na pwedeng kainin. Pagkatapos, meron din tayong mga maganda rin yung ecosystems natin. Gaya nga ng sinabi ko, may mga marami tayong mga gubat na watershed yan na nagpo-provide din ng irrigation. Meron din tayong mga special na ecosystem katulad ng peatlands na nagpo-provide mataas ang carbon storage, pero unique siyang ecosystem at unique ang pwede niyang ma-provide na potential for a different kind of farming systems para sa ikabubuti. Tsaka iba-ibang uri. Malawak, ma'am. Malawak. Pati mga isda natin, iba-ibang klase. So, sana, yun, kaya lang, well, kahit na maganda, kailangan alagaan din natin. Kasi yung mga threats katulad ng pesticides, yung hindi magandang, yung overfishing, pesticides, pag hindi natin maalagaan ng mabuti, madali din mawala sa ating ganung yaman ng ating biodiversity. Dr. Teresa, since you mentioned din po na talagang mayaman po ang agrobiodiversity dito sa Pilipinas, ngayon pong pandemic, paano naman po ito makakatulong sa ating kinaharap ngayon at paano rin natin mapatuloy na pangangalagaan ang agrobiodiversity dito sa Pilipinas? Okay, so yun nga nabanggit ko, reduction ng use ng mga nakakasamang mga kemikal, no, sa ating mga tanim. Nung nagkaroon ng COVID, naranasan talaga, nung nag-umpisa yung COVID-19, tapos nagtuloy-tuloy yun, naranasan talaga natin yung shortage. Nagkaroon ng problema sa supply chain, no? Nagkaroon ng disruption. Hindi nakarating sa kung saan nangangailangan. Tayo dito sa Maynila, sa mga urban areas, hindi kaagad nakarating sa atin yung mga pagkain. Samantalang yung mga yung ating mga farmers, sobra-sobra yung mga nila, yung mga na-produce nila at nagkabulok-bulok, 'di ba? Hindi nakarating sa atin, nagkaroon ng disruption. So, napilitan tayo na magkaroon ng kusa para magkaroon ng tanim sa ating mga bakuran, 'di ba? Para magkaroon tayo ng supply, natuto tayong gumawa ng mga food garden sa ating o mga vegetable garden sa ating bakuran. Tapos syempre, yung mga farmers natin, nagkaroon din ng parang pananaw na hindi nila masusupply kaagad, naging in moderation. Kasi pag hindi mo ma-transfer lahat, so syempre, hindi ka magpo-produce ng napakarami para makasira din ng ating, no, ng ating kapaligiran. Kasi nag-moderate sila ng kanilang supply. So yun yung isang natutunan natin sa COVID. At isa pang napansin, at ito ay napag-aralan na ng mga scientists, no, maraming dumami ang mga natural pollinators sa kapaligiran, yung mga ibon, yung mga insects, no, mga bees, yung mga bubuyog na nakakatulong sa pagpaparami pa, natural na pagpaparami ng ating mga halaman, mga gulayan. Dumami sila. And yun, nakatulong yun as natural na paraan, no, para magkaroon ng ma-propagate pa yung ating mga source ng pagkain. Ayan, kung nakakatulong naman po yung mga natural pollinators, Dr. Teresa, tayo naman po, how can Simple Filipino po help in promoting agrobiodiversity? Ayan, para makatulong po tayo. Gaya nga ng nabanggit ko, kung makakapag-produce ka, kung meron ka rin lang space, no, kahit na wala kang space, may mga kaibigan tayo na nagkaroon ng mga vertical garden, pwede ka mag-produce ng sarili mong pagkain, mga herbs, no, na pwede mong itanim sa iyong bakuran o kaya kahit na sa loob ng bahay, basta na nararating ng araw, no, naaarawan. So, yan yung mga pwedeng simpleng gawin. Tapos, mag-reduce tayo ng ating mga waste, no? Pwedeng mag-compost ka.
matagal na natin pinag-uusapan yun, pero nahihirapan yung mga ating kababayan na magkaroon ng disiplina para maghiwalay ng kanilang mga basura, no? So, ihiwalay natin yung recyclable doon sa compostable, yung mga nabubulok. At yun, pwede natin gamitin natural fertilizer, no? Kaysa gumamit ka ng mga chemical, pwede mo rin gamitin yun na pang-enrich ng iyong sariling garden. Mm-hmm. So, yun lang, yung waste segregation, kaya yun ng bawat Pilipino. Tapos kung kahit, sabi ko nga, kahit na wala kang backyard, wala kang space, may mga vertical gardens na vertical na mga ano na set up na ng pagtatanim na pwede nating gawin kahit na maliit lang yung space ng ating bahay. So yung mga simpleng ganun, tapos yung of course, wag tatangkilik ng mga illegal na binebentang wildlife. Importante rin yun kasi yung iba diyan natural pollinators at saka yun nga, pwede pang pagmulan ng mga sakit. So, yung mga bagay na yan. Ay, Ma'am Teresa, yung mga nabanggit nyo na po yan, ay, nako, very good po ko. Lalo na po yung pagtatanim sa bakuran dyan. Kawawa po rito. Bitanin po akong gulay. At yan naman, Ma'am Teresa, para makampanya po natin itong agro-biodiversity ng bansa, ano pong panawagan nyo po sa ating mga kapambansa? Nananawagan ako sa mga kababayan natin na kailangan na i-recognize natin ang kahalagahan ng ating samot-saring buhay, lalong-lalo na yung mga samot-saring buhay o biodiversity na mahalaga sa ating pagkain, no? Dapat ma-recognize natin, lalo na itong nagkaroon ng lockdown, kung gano'ng kahalaga pala na meron tayong appreciation sa ating natural na kapaligiran, sa ating biodiversity, at kung paano ito nakakatulong sa ating food security. Kung hindi, at ang Pilipinas ay vulnerable sa climate change, vulnerable sa mga sakit. So, at some point, no, kailangan makita natin yung kaugnayan ng ating biodiversity sa ating araw-araw na pamumuhay at lalong-lalo na sa ating pagkain, no. So, kung nare-recognize natin to, lahat tayo makakapagtulungan para mapangalagaan ang ating biodiversity for food security. Ang agro-biodiversity natin sa Pilipinas. Ayan, mabuhay si Ma'am Teresa! Thank you, Ma'am D. Since nagising tayo nung maaga, may gusto kayong batiin po dyan? Binabati ko ang mami ko, si Lubistrinda Kababa Season, at ang aking mga naaga rin na nagising na mga kasamahan sa opisina, sila Nina at saka si James, si Jonah, si Risa, si Sheila. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, Ma'am Teresa, marami pong salamat at ingat po kayo dyan. Thank you po, Dr. Teresa. Thank you. Yes, thank you po. Stay safe.